Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Story. Dahil sa dumarami na ang mga subscribers ko, una maraming salamat sa inyo. Pangalawa ay may lilinawin lang ako na kadalasang tinatanong sa akin. Ako lamang po ang nag-iisa at tanging narrator ng channel na ito. Kung nalilito kayo dahil may mga ibang channel na halos parehas ng channel name sa akin, ang lagi kong sinasabi sa mga subscribers ko ay mag-focus sa profile picture ko na kulay green. Bukod dyan ay nilalagay ko din yan sa mga thumbnails ko. Yung iba naman ay ang basehan ng boses at style ko sa pag-edit. Once again, hindi ko po babaguhin ang channel name ko dahil naniniwala ako na wala yan sa channel name. Maraming salamat, kabayan! Noong 2022, si Shraddha Walker ay iniulat ng kanyang ama na nawawala sa India. Ayon sa report ay hindi na pala ito makontak ng kanyang mga kaibigan ng 2 buwan na. Nang mag-imbestiga ang mga kapulisan ay inaresto ng mga ito ang live-in partner ni Shraddha dahil ito ang di umanong pumatay at nagpira-piraso sa katawan nito bago itapon. Ano at bakit ito nagawa ng taong kanyang pinagkatiwalaan? Ipinanganak si Shraddha noong 1995 sa Vasai na isang distrito na makikita sa Maharashtra, India. Siya ay nakatira sa bahay ng kanyang mamagulang kasama ang kanyang kapatid na si Shrijay. Siya ay nag-aral ng bachelor's degree in mass media sa New English School of Viva College sa Virar. Ang kanilang buhay at pamilya ay hindi mapayapa dahil kinalakihan ni na Shraddha ang malimit na pag-aaway ng kanilang mamagulang. At noong 2016, ang kanyang ama ay tuluyan ang hiniwalayan ang kanyang ina. Habang magkahiwalay ang kanyang mamagulang, ang kanyang ama ay nakituloy muna sa bahay ng magulang ito habang silang dalawa naman ng kanyang kapatid ay naiwan sa pamamahay ng kanyang ina. Noong 2018, upang makatulong sa kanyang ina, kumuha siya ng trabaho sa kanilang maliit na bayan. Pero sa maliit na lugar tulad ng Palgar, ay maliit lamang ang sweldo kaya ang 23 taong gulang na si Shraddha ay nagdesisyon na lumipat sa Mumbai upang makakuha ng trabaho na may magandang kita na hindi lamang para sa kanya pero pati na rin sa kanyang pamilya. Sa tulong ng isang kaibigan, si Shraddha ay nakahanap agad ng isang apartment sa Mumbai. Nakakuha din siya ng trabaho sa isang call center company doon. At dahil sa bago lamang siya sa syudad, ang likas na pala kaibigan na si Shraddha ay excited na makahanap ng mga bagong kaibigan. Habang siya ay nagtatrabaho sa call center, ay ang saktong panahon din kung kailan niya nakilala si Aftab Amin Punwala sa Bumble app. Si Aftab ay mula rin sa lugar kung saan ipinanganak si Shraddha. Nagtapos ito ng kursong Bachelor in Management Studies sa LS Rajera College. Mahilig siya sa pagluluto at meron siyang Instagram account na may Insta handle na Hungry Chokro na dedicated lamang sa mga pagkain. Silang dalawa ni Shraddha ay laging magkasama. Kapag sila ay hindi nagtatrabaho, ang mga ito ay laging nag-uusap sa cellphone at laging lumalabas. Pagkatapos ni Aftab na ibahagi kay Shraddha ang hilig niya sa pagbiyahe at hiking, ang kanilang samahan ay lalong lumalim. At hindi nagtagal, ang dalawang magkaibigan ay naging magkasintahan. Ginawa nila itong official hindi lamang sa social media, pero niyaya din ni Aftab si Shraddha na lumipat sa kanyang apartment. Pero sa halip na lumipat sila sa kanyang apartment, nagkasundo ang mga ito na kumuha ng bagong apartment sa Kini Complex na makikita sa Naiguan East. Noong 2019, umuwi si Shraddha sa kanilang lugar sa Palgar upang bisitahin ang kanyang ina. Doon ay binanggit niya na siya ay in love sa kanyang kasintahan si Aftab at sila ay magkasama na sa isang apartment sa Mumbai. Nabanggit din niya na gusto niya itong pakasalan pero ang kanilang relasyon ay hindi nagustuhan ng kanyang ina. Sa interview sa ama ni Shraddha, sinabi nito na hindi sila sang-ayon sa relasyon ng kanilang anak kay Aftab dahil ang kanilang pamilya ay mga Hindu at si Aftab naman ay isang Muslim.
para sa kanila ay hindi sila naniniwala sa tinatawag na inter-religion marriage. Pagkatapos malaman ni Shadra ang reaksyon ng kanyang ina, ito ay nagalit at sinabi na siya ay nasa tamang edad na at tamang katituan upang gumawa ng kanyang sariling desisyon. Pagkatapos ng kanilang usapan, ay bumalik ito sa Mumbai at pagkatapos ay hindi na siya nakipag-usap sa kanyang buong pamilya. Pero kung kinakaya niya na hindi kausapin ang kanyang mga magulang, ang kanyang ina naman ay hindi natiis na hindi siya makausap. Kaya kinontak nito si Shadra upang kumbinsihin ito na huwag pakasalan si Aftab. Pero kung dati ay sigurado si Shadra na papakasalan niya si Aftab, ay tila ng iba ang ihip ng hangin dahil sinabi niya sa kanyang ina na nag-aalinlangan na siya na pakasalan nito. Noong January 2020, sa kasamaang palad ay pumanaw ang kanyang ina dahil sa sakit nito. Bumalik si Shraddha sa kanilang bahay para sa lamay at dito niya nakausap ang kanyang ama. Doon ay umamin siya na ang relasyon nila ni Aftab ay hindi maayos dahil lagi silang nag-aaway at ang malala ay nasasaktan siya nito. Pero sinabi niya sa kanyang ama na kahit sinasaktan siya ni Aftab ay lagi itong humihingi ng tawad kaya silang dalawa ay nagkakasundo ulit. Nang malaman niya ito ay sinabihan niya si Shraddha na makipaghiwalay na kay Aftab. Pero kahit sa paalala at pakiusap ng kanyang ama, bumalik si Shraddha sa apartment niya sa Mumbai dahil mas matimbang ang pagmamahal niya kay Aftab at determinado siya na pakasalan at bumuo ng pamilya kasama ito. Nang siya ay makaalis, ang relasyon niya sa kanyang ama ay lalong lumala dahil hindi na siya nakipag-usap sa mga ito. Ang tanging paraan lamang ng mga ito para makita kung okay lang ang kalagayan ni Shraddha ay gamit ang social media. Si Shraddha ay madalas gumamit ng WhatsApp at Instagram at kadalasan sa kanyang mga post ay tungkol sa pagkain at kanilang mga iniinom. Dahil sa hindi siya nakikipag-usap sa kanyang kapatid at ama, si Shraddha ay naging emotionally dependent kay Aftab. Ang relasyon ng dalawa na tila perpekto sa social media ay pinabulaan na naman ng kaibigan ni Shraddha. Ayon sa kanya ay inamin ni Shraddha na ang parehong kamay na nagluluto ng pagkain para sa kanya ay ang parehong kamay na bakal na nananakit sa kanya. Ang dalawa ay malimit pag-awayan ng pera dahil si Aftab ay hindi nagtatagal sa kanyang mga trabaho. Dahil dito ay madalas na si Shraddha ang bumubuhay sa kanilang dalawa at nagbabayad ng kanilang mga bills at gastusin. Si Aftab ay laging nasa bahay at dahil dito ay napakarami niyang mga oras na ginugugol niya sa internet. Bukod sa away nila sa pera ay kadalasan din nilang pinag-aawayan ang tungkol sa pambabae ni Aftab dahil ilang beses na itong nahuli ni Shraddha na may kausap ng mga babae sa dating apps. Ang simpleng pag-aaway ng dalawa ay hindi lamang sigawan, pero ito ay umaabot na sa pananakit ni Aftab kay Shraddha. Pero kahit bayulente si Aftab at paulit-ulit ang pananakit nito, ay lagi siyang pinapatawad ni Shraddha at hindi pa rin nagbabago ang kagustuhan nito na pakasalan ang bayulente niyang live-in partner dahil gustong-gusto niya na magkaroon ng isang pamilya. Ayon naman sa mga kaibigan ni Aftab ay sinabi nito na siya ay pinapressure ni Shraddha na magpakasal na dumadagdag pa sa napakarami nilang mga issue sa kanilang relasyon. Noong kalagitnaan ng 2020, ang mga Muslim na magulang ni Aftab ay nalaman ang relasyon ng dalawa at katulad ng mga magulang ni Shraddha ay kinumbinsi din ng mga ito na huwag pakasalan ni Aftab si Shraddha dahil magkaiba ang kanilang mga paniniwala. Pero hindi nakinig sa kanila si Aftab at ipinagpatuloy nito ang kanilang relasyon. Noong October 2020, ang dalawa ay lumipat ng apartment sa Regal Cooperative Housing Society sa parehong lugar sa Vasai. Ayon sa kanilang rental application ay pinalabas ng dalawa na sila ay kasal na. Nang makalipat, tila ay tumigil na ang pananakit ni Aftab kay Shraddha dahil ayon sa kaibigan nito ay wala nang nababanggit ang kanyang kaibigan.
Pero naulit na naman ang bayolenteng pag-uugali ni Aftab. Noong November 2020, ang isang kaibigan ni Shraddha ay nakatanggap ng tawag na siya ay binugbog na naman ni Aftab. Kaya sumugod ito kasama ang isa pa niyang kaibigan sa apartment ng mga ito. Binantaan nila si Aftab na magsasampa sila ng kaso kung hindi siya titigil. At nang matapos ang usapan ay isinama nila si Shraddha. Pero pagkatapos lamang ng 2 araw, bumalik ito sa apartment nila ni Aftab. Para sa kanila ay hindi nila maintindihan ang ginawa ni Shraddha. Pero ang malinaw ay mahal na mahal nito si Aftab. Sa kanyang pagbabalik sa apartment ay umasa si Shraddha na magbabagong ugali ni Aftab. Pero lalo itong lumala. Noong parehong buwan, November 21, 2020, binugbog na naman siya nito kaya napasugod ang kanyang kaibigan at isa nilang kapitbahay sa kanilang apartment kung saan sinamahan siya ng mga ito para magsampa ng reklamo sa Tulinch Police Station. Doon ay ibinigay niya ang sulat na naglalaman ng mga nangyari. Sinabi ni Shraddha na siya ay sinasaktan ni Aftab ng 6 na buwan na. Ayon sa reklamo, dahil sa tindi ng kanilang away, ay tinangka nitong patayin siya sa pamamagitan ng pagsakal sa kanya. Nakalagay din sa reklamo na siya ay tinakot at binlockmail ni Aftab. Ayon sa kanya, ay pinagbantaan siya ni Aftab na siya ay papatayin nito at pagkatapos ay pagpipira-pirasuhin ang kanyang mga katawan. Ipinaliwanag niya na dahil sa wala siyang lakas ng loob na lumapit sa mga otoridad, ay tiniis na lamang niya ang mga nangyayari. Isiniwalat din niya na ang mga magulang ni Aftab ay bumibisita sa kanilang apartment tuwing weekends at kahit alam na mga ito ang ginagawa ng kanilang anak sa kanya, ay nagkibit-balikat lamang ang mga ito. Pagkatapos niyang isumite ang kanyang reklamo, sinabi sa kanya ng mga pulis na dapat siyang pumunta sa isang ospital para maisama nila sa reklamo ang medical report. Pero nagbago na naman ang isip ni Shraddha. Dahil dito ang mga kapulisan ay hindi na ituloy ang pagsasampa ng reklamo dahil pinabayaan at hindi inintindi ni Shraddha ang medical examination. Ang FIR o First Information Report ay ginagamit ng mga kapulisan sa India para sa mga triage cases. Walang malinaw na dahilan kung bakit hindi na itinuloy ni Shraddha ang medical examination. Pero ayon sa mga articles na nabasa ko, dumating di umano si Aftab sa police station at kinausap nito si Shraddha para iurong ang reklamo. Pero ang iba naman ay nagsasabi na ang mga magulang ni Aftab ay nangako sa kanya na paaalisin ng mga ito ang kanilang anak sa apartment. Nang makauwi si Shraddha sa kanilang apartment ay nandoon pa rin si Aftab at ang dalawa ay nagkasundo ulit. Pero ang katahimikan sa loob ng kanilang tinutuluyan ay hindi nagtagal dahil naulit na naman ang kanilang mga pag-aaway hanggang sumapit na ang 2021. Patuloy ang kanilang pag-aaway tungkol sa pera at tungkol sa kasal na nauuwi sa pananakit sa kanya ni Aftab. Upang magbago ang takbo ng kanilang relasyon, naisip ng dalawa na mas makakabuti sa kanila na mas lumayo pa sa kanilang pamilya, kaya lumipat sila sa Delhi. Bago ang kanilang opisyal na paglipat, silang dalawa ay nagdesisyon na pumunta sa Himachal Pradesh para sa isang hiking trip. Ayon sa kaibigan ni Shraddha, si Aftab ay nakapagtabi ng pera na maaari nilang magamit ng 2 buwan pag lumipat sila sa Delhi. Umaasa ang dalawa na sapat na ang pera habang sila ay naghahanap ng trabaho sa syudad. Noong May 6, 2022, ang dalawa ay umalis papunta sa kanilang hiking trip. Nang matapos ay nag-check-in sila sa isang hotel sa Delhi ng 2 araw at noong May 11 o May 12, ang dalawa ay nakituloy sa bahay ng isa nilang kaibigan na nakatira sa Chhatarpur. Ang kaibigan na ito ang tumulong sa kanila para makahanap sila ng apartment. Nang makalipat ang mga ito sa bagong apartment, ay umasa sila lalo na si Shraddha na ito ang bagong simula. Pero ang kanilang pag-aaway ay hindi natigil. Noong September 2022, ang ama at kapatid ni Shraddha na hindi nito kinakausap ay nagtaka at nag-alala dahil hindi na ito nagpo-post sa kanyang mga social media accounts ng 1 buwan na.
Dahil dito, hindi sila tumigil sa katatawag o text dito. Pero hindi ito nasagot at kalaunan ay hindi na nagre-ring ang cellphone nito na tila ito ay nakapatay na. Nang makontak nila ang mga kaibigan nito ay doon lamang nila nalaman na ito ay lumipat na pala sa Delhi. At dahil sa hindi magandang kutob ng kanyang ama, ay pumunta agad ito sa Mumbai Police Station at nag-file ng missing persons report. Ang pulis sa Mumbai ay kinontak ang mga kapulisan sa Delhi. Mabilis nilang natuntun ang kinaroroonan ng live-in partner ni Shraddha na si Aftab. Sa presinto ay sinabi nito na nakipaghiwalay na sa kanya si Shraddha at sumama sa ibang lalaki noong May 18 at hindi niya alam ang kinaroroonan nito. Pagkatapos ng interview na ito ay hindi na nagkaroon ng follow-up ang mga otoridad dahil para sa kanila, si Aftab ay isa lamang depressed na boyfriend na iniwan ng kanyang nobya. Nang walang nangyari sa investigasyon ng Mumbai Police, inilipat nila ang missing persons report sa Delhi Police kung saan nakatira si Shraddha. Ang ama ni Shraddha ay bumiyahe sa Delhi noong November 2022 para magbigay ng impormasyon sa mga otoridad. Doon ay sinabi niya ang lahat ng mga detalye na alam niya sa relasyon ng kanyang anak kay Aftab. At sa pangalawang pagkakataon, humarap ulit si Aftab sa mga otoridad at sinabi niya ulit na siya ay iniwan ni Shraddha para sa ibang lalaki at hindi niya alam kung nasaan ito. Sinabi niya rin na tinangka niyang kontakin ito pero hindi ito nasagot. Nang tiningnan ng mga otoridad ang kanyang cellphone records, ay wala naman siyang ginawang tawag. Ang landlord naman ni Shraddha ay sinabi na iba ang sinabi sa kanya ni Aftab. At dahil sa lumalagong duda, dinala ulit ng mga kapulisan sa presinto si Aftab para sa kanilang mga karagdagang katanungan. At pagkatapos lamang ng ilang oras na intense na interrogation, tumiklop at umamin ito sa ginawa niyang krimen. Ayon kay Aftab ay noong gabi ng May 18, tatlong araw pa lamang pagkatapos nilang makalipat sa bago nilang apartment, siya ay di umanong pinilit ulit ni Shraddha na magpakasal kahit hindi niya gusto. Ang simpleng pag-uusap nila ay nauwi sa sigawan at kalaunan ay naging pisikal na. Sinabi niya na ang gusto lamang niya ay patahimikin ito kaya sinakal niya si Shraddha. Pero nang tinanggal niya ang kanyang kamay sa leeg nito ay hindi na pala ito humihinga. Nang makita niyang wala na itong buhay ay natulog siya sa parehong kwarto kung saan nakalagay ang bangkay. Kinaumagahan, nag-isip siya ng paraan kung paano niya itatapon ang bangkay. At dahil sa mahilig siyang manood ng TV crime show na Dexter, doon ay nakaisip siya na pwede niyang gayahin ang ginagawa ng antagonist sa mga bangkay. Nang planchado na ang lahat ng detalye, kinabukasan ay bumili siya ng isang ref. Sa sumunod na araw ay bumili siya ng lagari, plastic bag, bleach, backpack at mga panlinis mula sa iba't ibang mga tindahan. Habang nangyayari ang mga ito, ay nasa loob lamang ng apartment ang bangkay ni Shraddha. Nang makumpleto na niya ang kanyang mga gagamitin, hinila niya ang katawan nito sa banyo at doon ay sinimulan niyang putulin ito sa maliliit na piraso. Nang makontento na siya sa kanyang ginawa, ay inilagay niya ito sa mga plastic bag at pagkatapos ay inilagay niya sa freezer. Ang ibang parte ng katawan nito ay nasa ibang compartment ng ref kung saan ito ay katabi ng iba niyang mga pagkain. Para pagtakpan naman ang amoy ay nagsindi siya ng maraming mga insenso. Gumamit din siya ng mga disinfectants at bleach sa loob ng banyo para masigurado na walang makikitang dugo. Nang ang forensic team ay tiningnan ang kanyang mga aktibidades sa internet, nakita nila na ang mga search histories nito ay naglalaman ng mga katanungan tulad ng paano maidispatcha ang katawan, paano matanggal ang mga mantsa mula sa dugo, at paano bulukin ang isang bangkay. Inamin din ni Aftab na inabot siya ng 10 oras sa pagchop-chop ng katawan at para maibsan ang kanyang pagod ay uminom siya ng beer na nigarilyo siya at pagkatapos ay naligo ito. Dahil sa wala na siyang lakas na magluto pa, umorder siya ng pagkain gamit ang food delivery app.
At para hindi mahalata, ayon sa kanya ay kahit mag-isa siya sa apartment, ay umorder pa rin siya para sa dalawang tao. Pagkatapos siyang kumain ay iniligay niya ang natitirang pagkain sa ref kung saan nakalagay ang mga parte ng katawan ni Shraddha. Noong May 21, bandang alauna o alas dos ng madaling araw ay gumising si Aftab at makikita sa CCTV na ito ay may dalang isang bag. Siya ay naglakad ng 20 o 30 minuto papunta sa malapit na gubat. At doon ay tinanggal niya ang mga parte sa plastic bag bago itapon. Ayon sa kanyang salaysay, ginawa niya ito para mabilis itong mabulok. Nang naitapon na niya ang mga parte ay itinapon naman niya sa ibang lugar ang mga plastic bags. Pagkatapos nito ay bumalik siya sa apartment at gamit ang kanyang notebook ay doon niya inilista kung ilang piraso na ang kanyang mga naitapon at ilan pa ang mga natitira. Sa mga sumunod na 10 o 15 araw ay paulit-ulit niya itong ginawa hanggang noong June 5, ang huling parte ng katawan ay kanyang idinispatsa. Ayon sa kanya ay bago niya ito itapon, sinabuyan niya muna ang ulo ng kerosene sabay sunog dito para di umanoy. Kahit makita ito ay mahihirapan ng mga tao na malaman ang pagkakakilanlan nito. Nang maubos na ang parte ng bangkay ay sinunod niyang itapon ang mga ginamit niya sa gubat. Ang mga otoridad ay nagulat na nagawa ito ni Aftab dahil ang lugar na kanyang tinitirhan ay napakaraming mga tao. Idinagdag ni Aftab na pagkatapos ng kanyang ginawa ay ginamit niya ang cellphone ito at nagpanggap siya bilang si Shraddha. Siya ang nagre-reply sa mga kaibigan nito sa WhatsApp at nagpo-post din sa kanyang mga social media upang makita ito ng kanyang kapatid at ama. Nang tiningnan ng mga investigador ang cellphone ni Aftab ay doon nila nakita na sa mga araw na abala ito sa pagdidispatch sa bangkay ay lalo itong naging aktibo sa pakikipag-chat sa iba't ibang mga babae sa Bumble app. Doon ay nakilala niya ang isang babae na inimbita niya sa kanyang apartment. Ito ay natulog sa apartment ng isang gabi, pero lingid sa kaalaman ng babae, ang iba pang parte ng katawan at ulo ni Shraddha ay nasa loob pa ng ref. Inamin din ni Aftab na itinapon niya sa Vasai Creek ang cellphone ni Shraddha dahil sa takot niya nang dumating ang mga Mumbai Police noong May. Nalaman din ng mga otoridad na ginamit ni Aftab ang sariling cellphone ni Shraddha upang i-transfer sa kanyang bank account ang halagang 54,000 rupees. Nang matapos ang kanyang pag-amin, ang mga investigador ay inilarawan si Aftab na kalmado at hindi nila ito nakitaan ng anumang pagsisisi. Inabot ng 6 na buwan bago pa malaman ng mga taong nakakakilala kay Shraddha na siya ay hindi na pala buhay. Ang mga otoridad ay ginawa ang lahat upang ma-recover ang lahat ng parte ng kanyang katawan. Pero as of this recording, 13 buto lamang ang kanilang nakita sa gubat. Noong December 15, 2022, bumalik ang resulta ng forensic report at kinumpirma nila na ang mga buto ay match sa DNA ni Shraddha. Ang ulo ni Shraddha ay hindi na nakita, maging ang ginamit ni Aftab sa pagpatay ay hindi rin na-recover. Kahit ang mga otoridad ay nakakita ng mga kutsilyo sa loob ng apartment, ay hindi naman nila makumpirma kung ito ay ginamit sa pagpatay. Sa masusi nilang paghalughog sa apartment, nakakita sila ng dugo sa loob nito kahit metikulosong naglinis na si Aftab. Nang bumalik ang resulta ng forensic, ang dugo ay match sa DNA ni Shraddha. Ang resulta ng forensic report na ito ay napaka-crucial sa kaso dahil wala silang malakas na ebidensya na magliling kay Aftab sa pagkamatay ni Shraddha. Dahil noong panahon na yon ay nagbabase lamang sila sa pag-amin nito at mga circumstantial evidences na hindi admissible sa korte ng India.
Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan!